Showbiz Fanatics. Tape Incorporated, abay nag-appeal. Nag-file ng appeal para mabaligtad ang desisyon ng IPO appeal sa Itbulaga trademark. Ano naman kaya ang tugon ng IPO appeal patungkol sa bagay na ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, of course, nais ko po munang magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit lover cards natin na lagi nag-aabang at umaantabay sa lahat ng ating mga updates. Pagkatapos ng ilabas or lumabas yung resulta no, or desisyon ng IPO appeal patungkol sa usaping trademark, ay kabi-kabilaan na pong pag-aapila ang ginawa ng kampo ng Tape Incorporated sa pangunguna ni Attorney Annette or Miss Attorney Maggie Abraham Garduque, na kung saan ay nagkaroon sila ng counter, no? Kumbaga parang nag-apila sila sa Tape na ibasura yung pagpaproclaim nila kay Mr. Joey De Leon bilang owner ng trademark. The Television and Production Exponent Incorporated or TAPE filed an appeal with the Intellectual Property Office of the Philippines or IPO appeal to reverse the decision of its Bureau of Legal Affairs or BLA canceling the producer's trademark registration for Itbulaga. In decision dated last December 4, BLA Adjudication Officer Josephine Alon granted the petition of Tito Vic and Joey De Leon, known as TBJ, to cancel the trademark registration of Itbulaga and EB Undertape. So dahil po dito, agara naman po na umapila ito pong attorney or ang kampo po ng Tape Incorporated para po ipakansela naman, no, yung pagpaproclaim bilang isa sa mga owner at nang naisa pangalan na nga kay Mr. Joey De Leon ang trademark na ito. Whereas, premises considered the instant petition for cancellation is hereby granted according certificate number 4-2011-005951 issued last June 14, 2013 for the trademark Itbulaga is hereby cancelled according to the decision by Alon. Tape appeals was filed with the director of BLA last December 12. In a press conference of December 13, Tape spokesperson and lawyer Maggie Abraham Garduque said that the BLA officer's decision is not yet final. So talagang ito ginagawa po nila lahat to. Kapag po lumabas na po yung ano, yung decision ng IPO, yung sa korte, no, sa pangalawang pagkakataon, mag-a-appeal na naman sila dun sa pinaka-lower court, no? Ang ginagawa na lang talaga nila ngayon is tinatawag na delaying tactics. Dahil alam po nila na meron pong pasabog, kasi parang ano na eh, parang sinabi na po ng ano, sinabi na po ng Tape or neto pong kampo ng TBJ na this coming January ay totally nagagamitin na po nila ang titulong Itbulaga. Talagang kumbaga ngayon pa lang sinisimulan na nila, pero may mas malaki pa silang pasabog this coming January, na yun po yung hinahabol po ng Tape, na ayaw na ayaw nilang mangyayari yun. Kasi sinabi ko po sa inyo sa mga previous vlogs natin, hindi lang kasi milyon ang pinag-uusapan sa usaping ito, kundi billions. Dahil yung mga recent mga advertisers po nila ay may pagkakataon na ipu-pull out ang lahat ng mga pera na kanilang ibinayad sa Tape doon po sa nasabing kontrata. Alam niyo po kasi, kaya nagkaroon po sila ng kontrata, yung long-term contract nila na maglalas hanggang December 2024, dahil pumirma sila ng kontrata dahil hindi nila inaakala na ang TBJ ay kakalas na sa Tape. Kaya yun po yung isa sa mga dahilan kung bakit po nagkaroon sila ng long-term contract dito. Pero kung alam lang nila na ang TBJ ay ano, aalis na, no, at hindi na talaga tuluyan na kumbaga parang kung nalaman lang nila as early as they can
na talagang aalis ng TBJ, edi hindi natanas sila pumirma ng kontrata. Pero dahil kailangan nilang gawin yun at kailangan nilang sundin, kaya ngayon, ito yung pinaglalaban ngayon ng kampo ng Tape Incorporated. Dahil may pagkakataon na hindi na nga sila kumita dito po sa nasabing show, nagbabayad sila ng mga talents at lahat ng mga gastusin po sa management. Tapos, babawian pa sila ng advertisers. Kaya naman, bago tayo magtapos, narito naman ang ilan sa mga komento po ninyo patungkol sa mga last update po natin. Magbabasa tayo at magre-react. Sabi po ni Divino Alvin Rono, ano ka ba atoy ni Garduca? Hindi mo rin ba naiintindihan? Tapos na, bakit hindi ka ba marunong tumanggap ng pagkatalo? Yan. So, syempre po, alam nyo, ang mga atoy ni kasi, hanggat binabayaran po sila ng kanilang mga kliyente, hindi yan titigil. Lalo-lalo na kapag big client yan, kahit saan pa makarating, kahit alam nilang talo na, ilalaban pa rin nila yan. Diba nga kapag ang isang attorney ay pinaglalaban niya yung suspect, kahit alam niya na yun ang nagkasala, ipaglalaban niya pa rin yun kasi trabaho niya yun eh. Ganon din po si attorney Abraham Garduca, hanggang sa pinaka-higher court sila makarating. Hanggat hindi pa nakakapag-desisyon ng higher court, di yan titigil sa kakaapila. Sabi naman ni Alvin Sike, hay nako, wala pa tape, meron ng Itbulaga. Di pa nga sinisinilang yung anak ng TBJ na sumusunod kayo sa batas. Gawa na kayo. Ayun. So, kaya nga po ang isa sa mga talagang sinasabi ng ilan, imbis na pinagkakagastusan nila yung pag-aapila, pinagkakagastusan nila yung kung ano-anong bagay, bakit hindi nila paggastusan ang pag-iisip no, ng bagong title dito po sa kanilang noontime program? Sabi po ni Mr. Aris Villamiel, sa totoo lang, hindi nga nila mapaliwanag yung number 41 ni Mr. Henyo Joey De Leon. Paliwanag nila yan para manalo ang Tape Bulagda. Ayan. So ito naman po yung isa sa mga komento niya na baga parang may mga bagay sila na hindi nila ma-explain, no? Tapos sasabihin nilang sa kanila ang trademark. Kumbaga parang pinapahirapan pa nila lahat ng mga tao, lalo lang nagagalit sa kanila mga netizen at mga dumber cards, at mas lalo lang silang binoboycott. Sabi ni Mr. Romy Obispo, good morning Ma'am Dareds, alam naman yon ng attorney ng Tape Bulagta, gusto lang patagalin ang kaso, syempre yun ang gusto ng attorney ng Tape Bulagta para may kita. Ang panalo ni attorney kasi may kita siya, yung tape halos hostalo, true. Actually, at the end of the day, manalo or matalo man ang Tape Incorporated sa laban na ito, ang pinakamasaya dyan si Attorney Abraham Maggi Garduca. Kasi syempre, bayad siya eh. May talent fee po yan eh. Hindi naman thank you lang yan eh kay Attorney, di ba? Kaya talagang pinaglalaban niya yan. At sabi ko nga sa inyo, so I said earlier, trabaho niya po talaga yan. Kaya hindi natin mapipigilan talagang gagawin at gagawin yan. Sabi pa ni Mr. Willibet Dioso, katulad din niya na nangyayari sa congressman ng Halosos, kinansel ng COMELEC, ayaw pa nila tanggapin, nag-apila pa sa Supreme Court and natalo. Ayun, totoo. Mangyayari yan. Kahit ano pa pong gawin nila at pagpupumili at ano, katulad na nangyari sa kanila, na nag-apila din sila, talagang wala talaga silang takot na mag-apela. Pero ang ending, ang naging decision is, hindi po siya tinanghal na congressman, di ba? Kinansela siya, tinanggalan siya ng posisyon. Dahil po yun ang nakitang best decision coming from Supreme Court. Sabi po ni Mr. Eddie Bucayo, bakit po ganyan ang abogado ng Tape Inc.? Ang hina ng logic at common sense, malamang hindi yan bar top nature. Si Attorney Maggi, kumbaga, nakapasa lang sa exam. Bakit ganun siya magbigay ng mga statement? Ang hina naman niya. Actually, si Attorney Abraham Garduca, isa po yan sa mga best attorneys dito sa Pilipinas. Napagaling na abogado niyan. Kaso nga lang, tulad na sinasabi ko po sa inyo, ginagawa niya lang po yung kanyang parte. At dahil dyan, salamat po sa inyong panonood. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. At i-follow niyo na rin ako sa aking Facebook page, DarEdsTV.